mo ba kung anong hitsura ng mga kontinente noong unang panahon? Pero bago iyan, alamin muna natin ang kasalukuyang hitsura ng mga kontinente ngayon. Ito ang kasalukuyang hitsura o lokasyon ng mga kontinente sa mundo. Ang mga ito ay ang Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, at Oceania. Alam ba niyo na ang mga kontinente noong unang panahon ay magkakadikit? Tinawag itong Pangea. Ang supercontinent kung saan sama-sama at magkakadikit ang lahat ng mga lupain sa Earth. Pinaniniwala ang dito nang galing ang mga kasalukuyang kontinente sa mundo. Kilalanin naman natin ngayon kung sino ang nagpasimula sa teoryang nagpapaliwanag sa pagkakahiwa-hiwalay ng Pangea. Si Alfred Wegener ay isang German meteorologist at geophysicist na nagpanukala ng continental drift. Isang teorya tungkol sa paghihiwalay ng isang malaking masa ng lupain noong unang panahon na tinawag niyang Pangea. Hinango ito mula sa Griyegong salita na Pangaea na ang ibig sabihin ay all the earth o lahat ng lupain sa mundo. Ayon sa teorya, sa simula ay may isang malaking kontinente at dahil sa isang puwersa, bumilis nang bumilis ang pag-inog at pag-ikot ng mundo dahilan upang mahati ang malaking kontinente sa dalawa. Ang Laurasia na napaanod sa Hilagang Hemispero at ang Gondwanaland na sa Timog Hemispero naman napaanod. Sa pagdaan ng panahon, nagpatuloy ang paghihiwalay ng dalawang kontinente. Nahati pa sa dalawa ang Gondwanaland, ang Timog Amerika at Africa. Dahil dito, maaaring may mga bansa sa Timog Hemispero na napalapit sa mga bansa na malapit sa Equator. Ang mga naganap na pangyayari ay sinusuportahan ng Continental Drift Theory. Panuorin natin ang isang animation ng paghihiwalay ng Pangea na nagresulta sa kasalukuyang lokasyon ng mga kontinente sa mundo. Sa napag-aralan mo, anong masasabi mo rito? Share mo naman!